dito ako magbabase. O, pansinin mo boss ha. Diba, hilahin ko to. Nung wala yung butas, wala na rin yung butas sa kabila. Ngayon, nababatak yung kadena. No? Ngayon, kapag inulak ko yan, ayan, lumuluwag yung kadena. Hello mga boss, welcome back nga pala sa channel natin, Jerry's Moto TV. At ngayon mga boss, samahan niyo ako dahil bibigyan ko kayo ng konting tips or idea no sa pagpapalit ng ating rear sprocket kay Beeperman 150 yan. So ito si Beeperman natin. Yan, again 1 year old, no? Kasi medyo ano na eh, medyo matalim na yung ano natin eh, oh. Yan is sprocket. Sa likod, delikado na yan. Magagasgas yung ating kadena. So, malaking abala, malaking gastos. Yan o, talim na nyo o. Nakikita na siya. So, pag ganyan na yung sprocket niyo boss, palitin na yan, okay? Huwag nyo na hintayin, idamay pa pati yung kadena niyo. So, ang binili natin yung sprocket is size 42. Yan, 42 teeth. Yan, pang C100. Tapos, GRS. Yan, ang presyo nito mga boss. Mura lang, halagang 200 pesos. Yan, 428, 42 teeth. So ito yung ilalagay natin, no? Dito sa pinaka rear sprocket natin. So huwag ninyong skip yung video para at least yung mga hindi pa marunong magkaroon ng idea. Okay? So, okay guys, so ito na tayo. Babaklasin na natin yung pinaka rear sprocket natin. Syempre, ang kailangan natin dyan, ito, kailangan natin ng mga tools na ganito, no? So mas maganda kung meron kayo nito para at least kahit kayo na lang yung magbaklas eh, goods na goods na, no? Hindi nyo na kailangan gumastos, no? Basic lang naman to. So, una, kailangan natin ng martilyo, tapos screwdriver, yan, Phillips screw, size 13 na, open range, close range, no? Tapos kailangan din natin ng size 19 open close din yan. Tapos meron tayong 17 open close. Tapos meron din tayong ratchet. Yan. So yun yung mga kailangan natin para banglasin. So bibigyan ko kayo ng konting idea, no, para medyo hindi na hassle sa inyo, para pag kayo na yung gumawa eh, basic lang. So let's start na natin guys. Syempre unang gagawin natin para ano, para mas madali, kailangan naka-primera ka. Yan mga boss, so naka-primera na ako nyan. Luluwagan muna natin to, itong pinaka lock nya dito sa pinaka tornilyo, no, sa may sprocket meron yan. So kaya kailangan natin ng martilyo tsaka screw yan. Luwagan mo lang yan. Yan lang yan. Kasi para mapihit natin mamaya yung screwdriver, okay? Actually malambot lang naman siya. Naman yung kabila naman. Dito pa lang binubuksan ko na to kasi ang diskarte ko dito mga boss, lalambutan ko muna dito yung tornilyo. Oo. Lalambutan ko muna siya diyan. Hindi ko muna siya binabaklas sa lambot, no. So, ito muna yung diskarte ginagawa ko. Yan, pag napalambot niyo na yan, syempre, kailangan na natin tanggalin o palambutin lang rin yung screw dito para hindi tayo mahirapan mamaya, okay? O, take note lang mga boss, dapat nakaano kayo, naka-primera yan, okay? So ito mga boss, kailangan natin ng size 13mm para luwagan lang natin to ng konti, okay? So, luwagan na natin, let's go. Pagluwagan. Ayan mga boss, kapag naluwagan na natin yan lahat, no, yung apat na tornilyo na yan, pwede na natin baklasin yan. Okay? At syempre, ang kailangan natin dyan mga boss, ay dito sa pinaka axle nya, size 17. Ayan. Tapos, mas maganda kung may, ano, may stopper ka tayo.
Ngayon mga boss, kapag naluwagan nyo na to, syempre ito naman yung pinaka-adjuster, luwagan nyo rin yan. Sa likod. Kailangan tanggalin nyo. Ingatan nyo yung mga piyesa na yan guys ha. Mawala. O, ito na. Banglas na natin. Yan. Ito. O mga boss, pagkatapos nyo matanggal yung axle nut natin, ito, yan, tabi nyo lang to. Tapos pwede na natin baklasin yung pinaka-sprocket. Boss, yung mga spacer, ingatan ninyo ha, huwag nyo wawala yung mga spacer nyo. Tsaka lagi nyo tatandaan kung saan nakalagay yung mga spacer natin. So mga boss, nabaklas na natin. Ito yung rubber damper natin. Yan. No, medyo pudpud na siya, no. Nakalimutan ko rin palitan, sayang. Bali, ito ang kapares lang rin nito mga boss, no. Yung mga pang XRM, o yung mga pang C100, no. So pares lang naman yan mga yan. Yun yung kapares na rubber damper natin kay Beeperman 150. Okay, so nakuha na natin yung sprocket. Babaklasin natin ito, papalitan na natin. Okay, let's go. So itong pinaka ano ko dito, bolt ko dito sa ating sprocket, eh hindi na in-stock kasi stainless na to. Dati na kasi ako nagpalit ng sprocket, so ito, bumili na ako stainless na. Kasi ang problema niya, pag sobrang katagal napuputol kasi yan, yun abala. Naputulang kasi ako dati sa isang kong motor. So natuto na ako, bumili ako ng stainless na ganito. Yan. Kaya mga boss, kapag natanggal na yan, yan. Ito, tabi nyo lang to. Tabi nyo lang to kasi lock to mga boss eh. Para dito. Okay. So pwede natin tanggalin tong pinaka sprocket. Yo. Ganun lang yan. Okay. O parang medyo may damage ng ating bearing dito. Wala pa namang ugang ha, so hindi na siya nag-play na maganda, no? Pwede yan, lagyan nyo na lang is yan. Okay. Okay, so ito na yung ating GRS 200 pesos para kay Beeperman 150. So 42 teeth yan. Pares na pares yan. Sukat na sukat yan mga boss. Wala yung pinagkaiba. Yan. Butas. Check yung butas. Oops. Okay. Pares na pares yung butas. Oh. Tutok na tutok. Yan. Yung pinagkaiba na yung talim. Kapag bago pa yung ano, kapag pwede pa yung inyong sprocket ay makapal yan. Hindi gaya nito, ito matalim na siya. Ito makapal pa pag bago. Yan. Tingnan niyo, kapal ito. Ito patusok na, matalim na siya. So di na pwede yan mga boss, isira na yan. Okay? O sa pagbalik ng sprocket natin, kailangan itong may kanal na to. Yan, dito yung nasa loob. Ganyan. Okay? Ganyan siya dapat ah. Take note kasi ito. Itong may kanal na to sa likod. Yan. Sa likod. Yan. Ganyan. So ito, babanati mo na lang to. Itong pinaka-lock niya. Parang bracket yan eh. O. Inuwi lang natin yan. Gamit yung martilyo. Shoutout dun sa kumakanta natin na Kapit Bahay, no? Sana di tayo makapirate mga boss. Wala na kasi yung oras eh. Pwede na yan, at least ganyan na. Okay. Ngayon, ibabalik na natin siya. So kung paano natin siya binaklas, ganun pa rin yung pagbalik natin. Kailangan lang na tornilyo dito. Ayan.
Mga boss, kung gusto nyo bumili ng ganito, ano, dali nyo yung sample ninyo. No, kasi iba-iba yung sukat eh. Ito kasi nakalagay dito. Parang A2 7.0, no? Hindi ko alam kasi yung mga converter nung ganun eh. Pero, yun lang. Dalhin lang ninyo mga boss. Ito yung support na bracket natin kailangan nyo. Okay. Okay, nabalik na natin yan. Let's go. May grasa kayo mga boss para lagyan ninyo ng grasa. Yan, ganun lang kasimple. So, ibalik na natin. Siyempre, ibabalik na natin siya ulit doon, no? Kasama tong rubber damper. Huwag ninyo kung kakalimutan, okay? Okay, mga boss. So, pagbabalik ng rubber damper natin, siyempre, ito muna. No? Yan, lalagay natin dito. Sasalpak natin dito yan. Yan, salpak natin dito. Yan. Medyo may gap na nga sila. Malalaman nyo kapag sira na yung rubber damper, kapag inalog niya at umuuga na. No? Maluwag na siya. Yan. Actually, palitin na to. Yung iba, minobodified yan. Nilalagay niya ng parang rubber dito para sumusunod talaga siya kapag piganin nyo ng silinyador. Paghila ng kadena, talagang hahataw agad to. So, ngayon, nararamdaman ko nga medyo palitin na nga tong ganto ko. Dapat pala bumili na ako. Pero next time na lang yan, no? Sa vlog natin na other. Ito. Yan. So, pag nalagay na yan, salpak na natin dito. Balik na natin dito na, boss. Yung spacer, huwag ninyong kakalimutan mga boss ha, kasi sa labas to. Dito yan siya ilalagay. Okay? Yan ang spacer na yan. Hanapin ninyo yung ganito kanipis lang. Okay? So ito mga boss, additional tips lang, no, sa mga nag-adjust ng adjuster o nag-adjust ng gulong o yung kadena sa pinakalikuran. Bibigyan ko lang kayo ng konting tip sa mga hindi pa nakakala. Tinanggal ko muna yung adjuster sa pinakalikuran, then para mapakita ko sa inyo kung ano yung purpose nitong butas na to. Itong butas na to, may butas rin yan doon sa kabila. Ito sa kaliwa to, left side to, sa may kadena. Then sa kabila, right side yon. So ganito yan. Kapag ito, tinula ko, pansin ninyo mga boss ha, oh, lumalaki yung butas. Pag tinula ko yung gulong, oh, kapag tinula ko ng pasulong, lumalaki yung butas. Doon din sa kabila niyan boss, malaki rin yung butas yan. Ito, pakita ko. Ayan o, ayan o. Oh, kita niyo mga boss, malaki rin yung butas, okay? Oh, ngayon, kapag mag-straight ka ng kadena, para malaman mo kung okay na yung kadena mo, straight na ba o hindi pa, dito ko magbabase. O, pansinin mo boss ha. Diba, hilahin ko to. No, wala yung butas. Wala na rin yung butas sa kabila. Ngayon, nababatak yung kadena. No? Ngayon, kapag tinula ko yan, ayan, lumuluwag yung kadena. So, para mapantay natin yung kadena natin, gagamit tayo ng adjuster. Kaya, ito yung adjuster natin. Yan. Nalalagay ko yung adjuster ha. So, ayan na mga boss. Ngayon, kapag mag-a-adjust kayo ng kadena o para malaman ninyo kung pantay na yung kadena ninyo, no, dito tayo babase.
Take note ng mga boss kung ano yung sukat nito o gaano kalaki yung butas nito, dapat ganun din sa kabila. Okay? So mag-start muna tayo, hihilahin ko muna yung kadena kasi masyadong maluwag yan eh. Ngayon, dilate yung butas yan, pansin niyo. Halos mawala na, di ba? Pero hindi pa rin batang yung kadena. Ngayon, saan nyo higpitan yung adjuster nyo? Ito. Ayan. Higpitan nyo yung tornillo. Kapag nahigpitan nyo na yung tornillo at may resistance na to, ayan, doon na kayo mag-i-start na pagparesin yung butas nito at yung butas dito sa kabila. Okay? Maganda, ayusin nyo muna to, itong pinaka-level. Yan kasi yung level yun, kailangan pantay yan, pati sa kabila pantay din. Ayan. So, nakakapay mo yung kadena mo, malambot ba? Okay? Kapag okay na, pag sa tingin mo okay ka na dyan o hindi pa, hilahin mo pa. Ayan. Hilahin mo lang. Pag okay na sa'yo, tignan mo kung gano'ng halaki yung butas dito, dapat gano'n din sa kabila. Ayan, boss, so pantay na yung kadena ko, pantay na yung butas na ganito kaliit, gano'n din kaliit sa kabila. Ngayon, try natin paikutin yung kadena. Ayan. Mapapansin ninyo, mga boss, so smooth, no? O, smooth. Saka, hindi yung shadow gargal yung ating kadena. Ayan. Diba, pantay na pantay. Pansin ninyo, ayan o, oh. Wala, hindi siya yung ganun ng ganun. Pantay na pantay, mga boss. Okay? So, kapag nakuha nyo na yun, na yung butas ay ganito kaliit, ganito rin kaliit sa kabila, higpitan na natin itong axle na. Itong pinaka-axle. Axle nut. Yan. Okay. Fit. Testing. All goods. Fit ulit. So ayan mga boss, nakuha ko na, hindi ko na sinipat-sipat dito, no, wala na sipat-sipat yun, dito na lang tayo nagbase. Kung gano'ng kalaki yung butas nito, gano'n din kalaki yung butas sa kabila, straight na yung kadena mo, straight na rin itong gulong ninyo, matik na yan. Okay, so dodobo lang na natin para hindi siya gumalaw. Maraming salamat sa inyong panonood, mga boss, no. Huwag ninyong kalimutan na mag-subscribe. Maraming salamat sa inyong suporta. Tapos 'yun, sa susunod na lang, mga boss, susunod naman natin yung nagre-request sa ating mga subscriber na paano maglinis ng carburetor ni Beeperman, no. So, sa mga ano lang rin 'to, sa mga hindi pa marurunong, mga boss, no. Basic tutorial lang tayo, mga boss, lang. Okay? So, 'yan, lalagyan natin ng konting pampadulas. Yan, single oil lang nilalagay ko. Masyadong mahal kasi yung talagang pang ano eh. Pero all goods na rin to. Pansamantagal. Okay? So, yun lang. Good luck sa inyo, mga boss. Ingat po kayo. God bless kung nasan kayo. God bless sa inyo. Ride safe.